Ay, kumusta kayong lahat? Itong muli si Teacher Jay. Salamat sa mga sumuporta at nag-subscribe na sa channel natin, ang Teacher Jay Dedicated Instructions on YouTube. Ang inyong pag-subscribe ay nabibigay sa akin ng inspirasyon para makagawa pa ng mga interesting videos sa economics. At sa mga bago pa lang sa ating channel at napanood mo na kapakipakinabang sa iyong pag-aaral ang content ng aking mga videos ay pag-subscribe ka na rin. Hit like, share, and leave a thumbs up. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kung may bago akong ini-upload na video. Tara, aral na tayo! May mga katawagan sa economics na akala natin ay magkasing kahulugan sa ating karaniwang pagsasalita. Kaya, ayos lang na gamitin kahit na magkapalit-palit. Limbawa na ang tinalakay natin sa nakaraang video, ang kakapusan at kakulangan. Natutunan natin na ang kakapusan ay angkop na gamitin lamang sa kawalang kasapatan ng mga likas na pinagkukunang yaman. Gawa o bigay ng kalikasan ang sitwasyong ito. Permanente, wala nang ibang magagawa ang tao kundi ang umangkop. Halimbawa ay ang kakapusan natin sa lupang sakop o teritoryo. Tinalakay natin yan dun sa naunang video. Ito pa, kakapusan natin sa mga lupang sakahan. Kakapusan natin sa malinis na tubig na maiinom. Maging ang kakapusan natin sa oras. May kakapusan din tayo sa lupang kagubatan, malinis na hangin, at mga katulad. Angkop naman gamitin ang salitang kakulangan sa kawalang kasapatan ng mga gawang tao. Hindi ito permanente at may solusyon na magagawa pa ang tao upang maibalik ang lahat ng kinakailangang supply. Halimbawa nito ay ang kakulangan natin sa asukal at bigas dahil sa nagdaang mga bagyo at walang malaking ani. Para maibalik ang kailangang supply, ang gobyerno ay maaaring mag-import sa Vietnam, Malaysia at Thailand. Kung natatandaan mo ang nakaraan nating video. Halimbawa din natin ang kakulangan sa mabibiling gulay gawa ng pagkasira ng mga daanan mula sa Benguet at Baguio. Maaaring utusan ng gobyerno ang ahensya, ang DPWH, na ipagawa ng mabilisan ang mga lansangan para makabiyahe ng maayos ang mga truck na nagbabiyahe ng supply ng gulay. Talakayin naman natin ang konsepto ng pangangailangan at kagustuhan. Ang pangangailangan at kagustuhan ay mga salitang magkapareho din ang ibig sabihin kung saktang karaniwang pag-uusap ang ating babanggitin. Pero sa economics, malaki ang pagkakaiba ng dalawang mga salitang ito. Ang pangangailangan ay angkop na gamitin sa mga bagay na lubhang mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tao ay may tatlong pangunahing pangangailangan: pagkain, pananamit, at tirahan. Ayon sa mga pag-aaral, ang tao ay makatatagal na hindi kumakain sa loob lamang ng 40 araw at 1 linggo kung walang tubig na maiinom ay maaaring ikamatay niya. Ang pananamit naman ay pananggalang ng tao sa ulan, lamig, o init. Ang labis na exposure niya sa lamig ay maaaring maging sanhi ng pulmonya, matinding uho, at maging ng tuberculosis o TB. Isa pa, sa panahong sibilisado, hindi normal para sa isang tao ang maglakad na walang damit. Maaaring pag-isipan siyang nasisiraan ng pag-iisip. Ang tirahan naman ang magbibigay proteksyon at kaligtasan sa tao mula sa panganib at mga sakuna. Sa gawain 4, sasabihin ninyo o isusulat kung ang mga sumusunod na bagay ay pang kagustuhan o pang pangangailangan. O sige, nakahanda na ba kayo? Mayroon kayong 1 minuto. Thank you.
Batay sa inyong mga sagot, ay naniniwala na ako na alam na ninyo ang kaisipan ng mga kailangan at ng kagustuhan. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na pamprosesong tanong. Una, ano ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan? Pangalawa, kailan nagiging pangangailangan ang isang kagustuhan? Bakit? At ikatlo, maaari bang maging kagustuhan ang isang pangangailangan? Patunayan. Diyora ng pangangailangan ni Maslow. Si Abraham Maslow ay isang psychologist. Isinulong niya ang paniniwala na ang pangangailangan at kagustuhan ng tao ay may limang baitang o antas. Ang pagtugon sa mga ito ay tila isang hagdan. Kapag naabot mo na ang isang baitang o antas, ay maghahangad ang tao ng kasunod na baitang ng pangangailangan hanggang sa maabot niya ang pinakamataas. Kung makikita sa diagram, parang isang pyramid ang pangangailangan ng tao sangayon kay Maslow. Ang nasa base o pinakaibabang bahagi ay ang pangangailangan physiological. Kailangan matugunan ng tao ang pagkain, damit at tirahan. Kapag mayroon na siya ng mga ito, ay magle-level up na siya sa ikalawang antas na seguridad at kaligtasan. Seguridad sa trabaho at pagtatabuyan ng pamilya. Seguridad sa bahay na matitirahan. Seguridad laban sa sakuna. Seguridad mula sa karahasan. Kapag matatag na ang kanyang seguridad at kaligtasan, magle-level up na naman siya sa ikatlong antas, ang pangangailangang panlipunan. Maghahangad siyang magkaroon ng mga kaibigan na magbibigay ng lakas sa kanya sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang susunod na antas ay ang respeto sa sarili at ang pagrespeto ng iba. Gagawa siya ng mga bagay na magpapakita ng pagrespeto niya sa sarili. Magiging masipag siya o ulirang ama ng tahanan, patataasin niya ang kabuhayan, at dahil dito ay irespeto siya sa aspeto ng pagiging ama ng tahanan. Ang susunod dito ay ang kaganapan ng pagkatao. Ito ay ang pagmatagalang hangarin na pinagsusumikapang maabot. Halimbawa nito ay ang pag-aaral para magkaroon ng edukasyon o progresyon. Sa lahat ng mga ito, dapat na maunawaan na ang ating mga pangangailangan at kagustuhan ay mga motibasyon para magsikap tayo na mapataas ang ating antas ng kalagayan sa pamumuhay. May limang mga salik na nakaapekto sa ating pangangailangan at kagustuhan. Ito ay ang mga: una, edad; ikalawa, edukasyon; ikatlo, katayuan sa lipunan; ikaapat, panlasa; ikalima, kita; at ikaanim, kapaligiran at klima. Puntahan natin ang edad. Ang pangangailangan ng sanggol ay gatas, diapers, at mga vitamins. Kapag nag-teenager na, magiging mahalaga na sa kanya ang magagandang damit, gadget, at paminsan ay gimmick kasama ang mga barkada. Iba naman ang pangangailangan ng mga senior citizen. Limitado na ang maaari niyang kainin. Mas kailangan niya ang mga gamot sa high blood, diabetes, o sa puso. Galawang salik, edukasyon. Mas madaling mapaniwala na ang mga advertisements o yung mga tinatawag na ads ang mga hindi gaanong mataas ang inabot sa pag-aaral. Pero mas mapanuri naman ang mga may kaalaman sa iba't ibang klase ng produkto. Ikatlo, katayuan sa lipunan. Puro high-end o mamahalin ang gustong bilhin ng mga mayayaman. Samantala, ang karaniwang tao naman ay kontento na sa mga murang mabibili. Kapat, panlasa. May mga tao na mas sensitive ang panlasa, kung kaya may pinipili sila sa kung alin ang latest na estilo ng damit, forma, at kung alin ang ginagamit ng mga sikat.
meron namang simple lang ang panlasa. Panglima, kita. Mas maraming napapamili ang mga may malalaking kita kaysa sa mga maliliit na nagkakasya na lamang sa kung gaano ang kayang bilhin ng kanilang maliit na budget. At pang-anim, kapaligiran at klima. Iba ang pangangailangan ng mga nasa malalamig na lugar kaysa sa mga nasa maiinit. Jacket, pagkaing maiinit at maanghang ang gusto ng mga nasa malalamig ang klima. Ang mga nasa mainit na lugar naman ay mas gusto ang komportabling damit, malalamig na makakain at preskong paligid. Ngayon, alam mo na ang pagkakaiba ng kailangan at kagustuhan. Mas importante na unahin natin ang mga pangangailangan kaysa sa mga pangkagustuhan. Nalaman mo rin ang iba't ibang mga antas ng pangangailangan na isinulong ni Abraham Maslow. Dapat tatandaan palagi na ang pagkakamit ng kaganapan ng pagkatao ay mangangailangan ng ibang pagsisikap at determinasyon upang maiangat natin ang antas ng pamumuhay. Ano? Kita-kita muna tayo sa susunod na aralin. Ito muli si Teacher Jay. Huwag kakalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share kung nagustuhan mo itong video. Please subscribe to Teacher Jay Dedicated! Woo!